Hi mga shas, good afternoon, happy afternoon everyone. Wait lang, may dumaan. Pag may dumaan, hinto-hinto din ang pag sa salita, baka sabihin baliw ako dito. Minsan natatawa ko sa sarili ko sa salita ko, wala naman talaga akong kinakausap. Anyway, nakakabanas mag-video. Ang ingay sa paligid. Meron kasi ako, dito kasi sa highway namin, mayroong road widening na nangyayari. So, mayroon silang, nagdi-drill sila ng ano ng Puso Negro ba? Hindi siya Puso Negro. Yung, ano kasi tawag dyan? Oh my goodness. Hindi ko anong tawag dyan. Yung daanan ng tubig. Kanye? May tamang word dyan eh. Basta yung ganun, yung dadaanan ng mga baha, tubig ganun. Yun yung ginagawa nila. Dinidrill nila, sinisira nila yung ano, simento. Kaya ayan, medyo maingay tayo ngayon. And kanina, nagpapamusic din yung goodbye. So medyo maingay. Ayaw naman natin makopyright. Ang video tayo dito nang walang kakwenta-kwenta. Tapos makopyright tayo. So hindi ako nakapag-video kanina. Anyway, sana hindi nyo masyadong narinig yung dugdugdug ng ano. Ng simento kasi medyo may kalakasan siya. Hindi ko alam kung narinig ba talaga dyan sa video. You see? Kanina tayo, actually matagal na yan siya. Nandito na kasi sila malapit sa area namin. So maingay talaga. So beware of the ano, unnecessary noise sa paligid ko dahil wala tayong magagawa. Gusto yung kuman. Alam nga naman pagpuntahin ko dun sabihin ko, huwag kang maingay, nagbibideo ako. baka ako yung anuhin i-drill ni kuya doon sa ano sa semento. Anyway, gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga siya sa mga nanood ng aking latest vlog, which is yung pangalawa, hindi yung kagabi, yung pangalawa na kong vlog. Medyo nag ano siya ng konti, nang viral na naman siya ng konti, viral. Hindi naman talaga nag-viral. I mean, medyo dumami yung aking views doon. So, maraming salamat. Kung isa ka man sa nakapanood ng aking vlog, maraming salamat sa'yo. And, hindi ko na-expect na may mga magko-comment doon. So, sa mga nag-comment, maraming salamat po sa inyo. Nakakatuwa ng puso na may makita ka na new commentor, new subscriber, new, how do I say, yeah, new subscribers na magko-comment. So, medyo na kinikilig ako ng konti. Kinikilig ako ng konti na mayroon akong mga bagong subscribers. And I noticed na medyo tumaas ng konti yung aking subscribers. Yung counts ng aking subscribers. So, maraming salamat sa inyo. Kung isa ka man doon sa nag-subscribe and nanood sa aking YouTube video, maraming salamat po. From the bottom of my heart, thank you so much sa pag-suporta niyo po sa aking YouTube channel. So, ay, sana lang hindi nyo masyadong naririnig yung ang ingay. Parang ako nawiwerduhan sa ano ko minsan. Anyway, pakinggan ko muna mga shots kung maingay pa talaga yung video ko. I'll be back. So, ayan mga shots, nagbabalik ako. Pumasok talaga ako dito sa loob ng bahay ko. Sinirado ko yung pinto. Kasi parang feeling ko mas maingay pa yung sounds ng drilling kaysa sa boses ko. Anyway, sa mga nakapanood sa aking video, last video, maraming salamat sa inyo. Once again, thank you so much for watching my videos and thank you for supporting my channel dahil nakakatuwa, nakakataba ng puso na mayroon kang mga taong na-inspire kahit papaano. Kasi akala ko, parang feeling ko ako lang yung single mother. Parang feeling ko ako lang. Minsan naiisip ko sa sarili ko dahil bilang isang single mother, parang feeling ko, mayroon bang ibang tao na naghihirap na tulad ng pinagdadaanan ko na minsan gusto ko nang sumuko pero dahil nga mayroon tayong pinaglalaban ng mga anak, so imbis na mawalan ka ng lakas ng loob and ipagpatuloy yung sinimulan ko, parang ay hindi na lang. I'm still thankful. Parang gano'n na lang. I'm still thankful na meron akong pinagkukunan ng aking income, which is yung aking tindahan na laking tulong talaga sa aking ano, sa aking buhay dahil nga yung aking tindahan ay siya yung nagpo-provide ng aking mga ano, house expenses, bills. Siya yung nagpo-provide kasi kung wala rin yung aking tindahan, parang
Hindi ko mai-imagine kung saan ako napunta kung wala akong tindahan. So, I'm still thankful sa mga single mother dyan na tulad ko. Ma-advise ko lang, laban lang tayo mga shots. Ganyan talaga ang buhay. Minsan, dumarating tayo sa mga pagsubok na sinusubukan tayo ni Lord kung gaano tayo katatag sa ating buhay. Darating din yung panahon na mayroon tayong katuwang sa ating buhay. Napakasarap. Minsan na hindi naman sa pangano, Lord. Sorry to say this, Lord. Pero minsan, naiisip ko rin. Ewan ko kung naiisip nyo rin. Parang kuni-question ko si Lord na, Lord, mabait naman akong tao. May tsura naman ako. Pero bakit walang taong nagpakatotoo sa akin? Parang, saan ba ako nagkulang? Parang gano'n. Parang kuni-question ko si Lord. Lord, ano ba, Lord? Ewan ko lang kung kayo din dumarating. Dumarating kayo sa mga point na ganyan na kinu-question nyo si Lord na am I not deserving to have someone na, you know, magkasama kayo? Parang nakikita ko kasi sa ibang ano, sa ibang mga nagninegosyo na tulad natin mga kasari na ang sarap parang ang sarap tingnan na na yung mga mag-asawa mayroon silang YouTube channel tapos dalawa silang ano, alam mo yung dalawa silang nagmamanage ng store tapos yung mayroon kang agapay sa buhay, unlike sa atin ng mga single mother na kung pwede nga lang dublihin natin yung mga sarili natin, dublihin talaga natin kasi ang hirap talaga. Hindi nyo talaga malalaman hanggat wala kayo sa mga sitwasyon namin ng mga single mother na minsan sabihin mo na lang, ayoko na, hindi ko na talaga kayo. Yung tipong, Lord, tama na, hindi ko na kaya, pagod na ako. Pero minsan, tinutulog ko na lang. Pero, imbis tuloy matulog, sabi mo na lang, sige Lord, I'm still thankful na I have the store na nagpo-provide ng aking needs at ng anak ko. And, nakapag-provide sa aking mga expenses. So, yun na lang yung iniisip ko instead na magreklamo pa ako sa aking buhay. Kasi, wala naman talaga ibang gagawa kundi yung sarili natin, lalo na tayo ng mga single mother. Ang hirap. So, kung isa ka man sa single mother, I am very proud of you. One day, makakahanapin tayo ng taong magmamahal sa atin ng totoo and tutulong sa ating mga negosyo na mapaunlad. Yun lang talaga yung dasal ko. kasi sa totoo lang mga shots, ako, nagsimula ako ng aking negosyo na tipong wala sa plano. Oh, wait lang. May tumatawag. Nag-distract sa aking video. Mamaya na kayo kasi wala tayong makukuha sa pagmamaritis. Wait na lang mga shots. Anyway, yung time na pala yun na nag-uumpisa ako is sabi ko sa sarili ko, Lord, tulungan mo naman ako kung anong gagawin ko sa buhay ko. Kasi nga, I am depressed at that time and hindi ko talaga alam nung gagawin ko kung paano ako mabubuhay, paano ka mabubuhay ng anak ko. Tapos, may mga bayarin ako na kailangan bayaran. Sabi ko, Lord, one time, sabi ko, Lord, ayaw ko naman magtrabaho sa labas. Iiwanan ko yung anak ko tapos nag-aaral. Sabi ko, gusto ko sanang makasama siya habang nandito lang din ako sa bahay. So, na-realize ko, parang it happened suddenly lang na sabi ko, ay, magbibinta ako. Dahil nga, magbibinta ako dahil sa dati na ako nagsari-sari store. Actually, itong sari-sari store ko is third attempt ko na to. Nung una, okay naman, kaso nga lang, dahil nga din, ako lang din yung mag-isa na time. Malit pa yung anak ko, nag-umpisa ako, may sari-sari store talaga ako. So that was the time na ako lang din yung nagpo-provide. Kasi nga, iniwan din ako nung time na yun, ng jowa ko. Puro na lang ako iniwan. Iniwan ako nung time ng jowa ko, so nagsari-sari store ako. Tapos, dahil nga, nasa Olongkap pa kami nun, sabi ko, parang hindi ko kaya na ako na lang din yung mag-provide sa sarili ko. Tapos, meron ako mga monthly payment. So sabi ko, sabi ng pamilya ko na lilipat na lang sa probinsya. So, lumipat ako. So, doon ako nagtayo ng konting sari-sari store. Unfortunately, hindi siya naging unsuccessful. No, hindi siya naging successful. Naging unsuccessful siya dahil nga, paalam mo na pag sa probinsya, ang daming mga pamilya na minsan ang hirap mong tumangi dahil nga, syempre pamilya mo sila. So, that is the
disadvantage ng nandoon ka sa probinsya dahil nga pamilya mo ang hirap tumanggi. So, hindi yun naging successful. So, that time nang hiniwalayin ako ng aking jowa, sabi ko, magkano na ako magtitinda ako. So, nag-start ako ng 5,000 na amount dito sa aking tindahan. Kung kung makikita nyo, ewan ko kung na-private ko yata yung aking video nung nag-start ako. As in, yung umpisa talaga namin dito is mga damit-damitan, yung ukay-ukay talaga. Then, that was the time na medyo wala ring, wala pang sari-sari store nung, yung dito sa kanto namin, wala siyang medyo malay-lay yung sari-sari store. So, yung sari-sari store talaga, na-add up lang siya, which is ngayon is medyo lumaki siya ng konti, unlike before. So, I'm still thankful na kahit papaano, after, if I'm not mistaken, almost 3 years, nandito pa rin ang aking tindahan at nagpo-provide pa rin sa aking mga gastusin. So, yun, doon ako nag-umpisa yun ang aking sari-sari store. So, sa mga nag-uumpisa pa lang na tulad ko, huwag kayo mawala ng pag-asa kasi that was the time na yung pinakamahirap talaga. Sa akin, yun talaga yung pinakamahirap na ginawa ko, which is parang ano na, parang ibig ko, well, am I still there? Ayan. Aywan ko anong nangyari sa aking camera. Ayan, gumagalaw siya. Ayan. Hoy, huwag kang gumalaw. Hindi naman lumindol, di ba? Diyan ka lang, steady ka lang. Naglalang siya pag nagsasalita ako. Anyway, sana naman ako sa aking kwento. Yung kwento ko putol-putol na itong mga shots. Anyway, yung kapanahonan talaga nung nag-umpisa ako, that was the hardest part ng aking pagninegosyo. Dahil first, hindi siya na plano. Second, depressed ako. And third, heartbroken ako. Hindi ko alam yung pinasok ko talaga. As in, I have no choice na bigla na lang. Parang ano yun siya. Parang ang bilis na lang ang pangyayari na sige ito, magbibenta ako. Which is good thing naman dahil na-continue ko siya until now na nakapag-provide ng aking mga bills. But sa mga ano lang, sa mga nag-uumpisa na tulad ko, lalo ng mga single mother, ayan, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi alam ko ito yung pinaka part na pinakamahirap talaga na yung tipong mag-adjust ka sa pagtulog, mag-adjust ka kung paano mo i-time management yung mga gawain, lalo na at may anak ka pa. Tapos, ay, ang hirap. I am very proud kung sino man kayo na mga single mother dyan na lahat ginagawa ang trabaho ng mag-isa. I am very proud of you. Saludo ako sa inyong mga nanay na tulad ko dahil hindi siya madali. Ay, wala akong masabi. I'm proud of you, mga nanay na tulad ko na single mother. And yung mga tatay rin, of course, proud din ako sa kanila dahil tayo mga single mother, single father, dalawa yung ating katawan na binibigay sa ating mga anak, which is yung trabaho ng ama at ina ay 2-in-1. So ayan mga shots. Saan na ba ako nag-umpisa ulit? Ay, may kumatok na naman. So naputo na naman yung ating kwento. So yan yung isa din sa mga hirap. Relate yung mga single mother dito. Yung tipong ikaw lang mag-isa na nagtatrabaho, nagtitinda, tapos may pupunta ka ng CR, tapos may biglang kumatok. Tapos nakalimutan mong mag-close. Yung tipong nagmamadali yung customer, panay katok ng katok, tapos ikaw nasa kalagitan. Yun yung pinaka nakakainis na part na bilang minsan, ay! Relate pa kayo dyan mga shots sa mga nararamdaman ko din. Yung tipong, ay nako, sa dami ng trabaho talaga. I'm still thankful na today Saturday pala. So nandito yung anak ko lang kapag siya sa akin ngayon. Nakakatulong siya sa akin ngayon. Sabi ko sa sarili ko kanina, today Saturday, ano kayong gagawin natin? But sabi ko sana, magising sana ako ng late, pero yung aking body alarm, gumising talaga siya ng pusa pag ganito ng mga oras ng umaga. So, hindi ko na kailangan ng alarm. Nagigising na talaga yung aking diwa pagdating ng 5 o'clock, 5:30, ganun.
So, no, nagigising na siya. So, alam niya na yung kanyang trabaho every morning. Anyway, sabi ko nga sa, ano ko ngayon, Saturday today, sabi ko, magpapahinga ba ako? Sabi ko rin sa sarili ko, parang sayang naman ang barya. Barya lang yan, pero mahalaga sa amin yan bilang mga isang single mother. Kasi, minsan gusto ko rin magpahinga. Sabi ko, pwede ba magpahinga? Di ko lang din alam kung bukas is Sunday, di ko alam kung magpapahinga ba ako. Pero minsan na kailangan din natin magpahinga mga shas. Huwag natin pagurin yung ating mga sarili. Pahingam din natin kasi tao lang tayo, napapagod din. So anyway, ano yun lang yung kwento ko mga shas. Medyo madami na akong pinagdadagdal dito. So maraming maraming salamat sa mga sumuporta sa aking YouTube channel. So kung isa ka man doon, maraming maraming salamat sa iyo. And thank you for supporting my channel. Sana na-inspire ko kayo, mga single mother dyan, single father. So thank you for watching. Anyway, yan lang yung aking video for today. Kasi medyo mahaba-haba na siya. So baka nagsawa na kayo sa aking pagmumuka. And I don't know kung makapag-video ako sa aking tindahan dahil nga maingay sa labas. So I don't think matatapos sila today. So dito ko na lang yung end yung aking video. So thank you so much from the bottom of my heart. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta ng aking YouTube.